Ito po yung mga tools, basic at saka power tools na dapat meron po tayo bago po tayo pumasok sa pagninegosyong spare parts. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat at welcome na naman po sa aking channel, Nogs TV. Ngayong araw po ito, ako po yung magpapakilala na naman sa inyo ng mga basic at power tools na dapat meron po tayo kung tayo po magninegosyong spare parts. Sa lahat po ng mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. Ngayong araw po ito, ako po yung magpapakilala na naman sa inyo ng mga tools, basic at saka power tools na dapat meron po tayo bago po tayo pumasok sa pagninegosyong spare parts. Mas mainam po na meron po tayong mga ganito kasi po kung meron po tayong mekaniko ay kailangan po to ng ating mekaniko. Siguro nga, ngayong nag-uumpisa ka pa lang ay hindi mo to kailangan, pero aming months kung lalago na po yung negosyo nyo at nangangailangan po kayo ng mga mekaniko na magkakabit ng mga piyesang itinitinda po ninyo, siyempre po, kailanganin po ng mekaniko po natin ito. At sa ngayon po kasi, yung mga mekaniko po ngayon, ay hindi po yan basta-basta pupunta sa inyo at magtrabaho sa inyo kung wala ka pong mga basic tools or power tools na kagaya nito. Dapat po, meron po tayo sa mga ganitong tools kung tayo po gusto po natin palaguin yung negosyo nating spare parts. So halina, isahin natin kung ano po yung mga tools, basic at power tools na dapat meron po tayo kung tayo po ay magninegosyong spare parts. Siyempre po, unahin po natin yung basic tools na dapat meron po tayo. Noong una po, dapat mo meron po tayong toolbox. Ito po. Na paglalagyan yung mga basic tools po natin, dapat mo meron po tayong toolbox. Sunod po ay flat screw, tsaka Phillips screw, pliers, long nose, cutter, tire cutter, circlip remover, yung pang in at saka yung pang out na circlip remover, allen wrench, back wrench na set, open wrench na set rin po, open close combination na set rin po, vice grip, adjustable wrench, rubber mallet, martilyo po. Dapat po yung gamitin po natin yung bowl type yung sa kabila po nito, steel brush, tire wrench, 8mm hanggang 14mm na tire wrench, soldering iron. Samahan po natin kapag moderate po tayo ng soldering iron, dapat po meron po tayong soldering lid, glue gun, digital tester para po to sa pag-test ng mga battery po natin, na ipakita po natin sa customer natin na yung binili nilang baterya ay meron pong power, chain cutter, impact driver, yung basic tools ng isang partsman, yung atin pong Werner caliper. Ito naman po yung mga power tools na dapat meron po tayo, air compressor, kahit po 1/4 horsepower or 1/2 horsepower po ay pwede na po yun. At samahan po natin ng hose niya po at saka yung kanyang air gun. Nabili ko po to na set 9,000 to 10,000 kasi mag-iiba po yung price nito, yung air compressor, yung air hose at saka yung air gun. So dapat po meron po tayong air compressor. Ito po, dapat po meron po tayong drill or barina. Optional po to, meron na po kasi ngayong lumalabas ng mga wireless na mga drill. So, medyo mahal po yun. So, ito lang po yung nakayanan ko sa budget ko po. Impact wrench. Ano po nito ay nakakabit po sa ating air compressor. Meron rin po itong optional na battery operated na po siya. Yung i-charge mo na lamang po. Pero medyo, yun rin po, medyo may kamahalan. Ito lang po yung nabili ko kasi po, ito lang po yung nag-fix sa budget ko po sa mga power tools. Sunod po, dapat po, kung nagtitinda po tayo ng mga seat cover, dapat po meron po tayong kaakibat na gun tacker. Kung bibili po tayo ng gun tacker, dapat po may kaakibat po yung bala niya po. I-set nyo lang po yung pag-order nito. So yun po, kung nagtitinda po tayo ng seat cover, dapat po meron po tayong gun tacker. Next po, yung
Sander. Sunod po, dapat po meron po tayong battery charger. Kung nagtitinda po tayo ng battery, dapat po meron po tayo nito. Ito po, ito po yung aking specialty or pinaka alas ko po sa pagtitinda pong spare parts. Meron po akong CDI tester. Meron po yung mga socket. Improvised socket rin po yan. Pwede po natin gamitin sa TMX, gamitin sa pang CG, CB, XRM125, tsaka pang XRM110. Gagawa po ako dito ng pang reader, barako ng mga CDI socket. Pwede rin po natin dito i-test yung ignition coil. Ito po, kapag bumili po sa atin yung customer natin ng ignition coil, para po hindi po ma-damage yung CDI na tinitinda po natin, dapat po meron po tayong CDI tester na ipakita sa customer natin na meron po talagang power yung pinigay nating CDI, para iwas po tayo sa damage ng CDI at saka ignition coil na tinitinda po natin. So ito po, improvise ko lang po to. Ako rin po yung gumawa nito. Ayan nyo po sa sunod video ay papakita ko sa inyo kung paano po gamitin yung ating CDI tester. So yun po yung mga basic at power tools na dapat meron po tayo kung magninegosyo po tayong spare parts. Malaking tulong po kung meron po tayong nakaantabay na mga ganitong items, para po ma-engganyo po natin yung mga mekaniko na magtrabaho po sa atin. Kasi po sa ngayon po ay yung mga mekaniko ay pinipili po nila na pupunta na lamang po sila sa ganyang shop, kasi po kumpleto po yung gamit na ginagamit nila. Depende rin po sa inyo kung kukuha po kayo ng porsyento kung gagamitin po yung mga tools po ninyo. Pwede po kayong kumuha ng 5% or 10% sa kanila pong labor, po, para po mabalikan rin po kayo sa ginastos nyo po sa inyong tools. At para po maalagaan rin po ng ating mga mekaniko yung mga tools na ginagamit po nila. So kung nagustuhan nyo po yung aking video po ngayon, ay paki-like naman po, subscribe po sa aking channel. At maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. At God bless po sa inyong lahat.